kong Diyos sangayon sa iyo kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyo pawiin ayon din sa iyo pag-ibig sa sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagkapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisa namin ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubod lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang inihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahatong lamang sa alitan hanggang sa kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi kayo pakikinggan. Ang inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parandamong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi naglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na yon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Puri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoon Jesucristo. Matuwid ang gawin, masama iwasan natin. Inyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat at sa mga nasa tahanan, nakasama natin sa pamagitan ng Facebook Live,
Magandang umaga po. At welcome po sa inyong lahat sa Pambansang Dambana, Parokya at Pamasang Dambana ni Santo Padre Pio. Pag-aayuno, ano, yan ang ating napakinggan sa mga pagbasa ngayon. At ngayon ay araw din ng Biyernes. Pag Biyernes, tayo ay hindi kumakain ng karne, no? Tayo nagtitiis ng mga bagay na masarap sa ating panlasa. Kinokontrol natin yan at tayo'y nagsasakripisyo. Ngayong panahon ito ng Kwaresma, no, anong magiging bunga dapat sa iyo ng iyong pag-aayuno, no, ng iyong pagkasakripisyo? Napakaganda na mga pagbasang ating napakinggan mula kay Propeta Isaías, no? Sabi niya, kung kayo mag-aayuno, magsasakripisyo, magtitiis ng gutom, ano? Baka walang kabuluhan 'yan, no? Baka ikaw ay nagugutom lamang, no? Baka ang bunga ng iyong pagkasakripisyo niyan, ng iyong pagtitiis ng gutom ay talagang paggutom lamang. Baka walang kwenta, baka walang merito 'yan ginagawa mo. Bakit? Halimbawa, ikaw ay hindi kumakain, nagtitiis ka ng gutom, pero dahil ikay gutom, nag-iiba naman ang ugali mo. Bunga ng iyong pagkagutom, pagtitiis mo, nagiging masama naman ang epekto niya sa iyo, sa iyong ugali. Okay, nagmumura sa tahanan, pero ikinag-aayuno, no? Ikaw ay nagiging masama ang bukan ng iyong bibig pag ikaw ay nasa tahanan. O kaya'y marami kang bagay na nagagawa na hindi ka aya-aya, pero ikaw ay nag-aayuno. Kaya sabi ni Propeta Isaías, baka kayo nagugutom lamang, no? At nagiging walang kabuluhan ang inyong pagkagutom, no? Ang inyong pagkasakripisyo, baka walang kakwenta-kwenta, no? Baka habang ang nag-aayuno ay patuloy na inaapi ang mahihirap, no? Nag-aayuno ka, pero gayon pa rin ang pang-aapi sa mga mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan. Hanggang ngayon, ikay nag-aayuno, pero kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayuno'y ginagawa ninyo, ay gayon din lamang, no? Ito'y walang kabuluhan. Walang kwenta ang iyong pag-aayuno. Pakitang tao lamang yan. Kaya sabi ni Propeta Isaías, dapat ganito ang bunga ng inyong pag-aayuno. No? Titigilan ninyo ang pang-aalipin, paiiralin ang katarungan, palalayain ninyo ang mga api at inyong tutulungan, ang nagugutom ay inyong papakainin, patutuloyin sa inyong tahanan ang mga walang tirahan, yung mga hubad ay inyong bibigyan ng damit. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At pag ito ang inyong ginawa, sabi ni Propeta Isaías, kayo gagaling. Gagaling ang inyong sugat sa katawan. No? Yung inyong mga sugat na sabihin ng inyong karamdaman, kung ikay may sakit na pinagdadaanan ngayon, gagaling. Kapag ang naging bunga ng iyong pagtitiis, pagkasakripisyo, ay act of love o act of charity sa kapwa. Kaya pag ganitong panahon ng Kwaresma, apansin ninyo, ang daming nagmamahal sa kapwa, ang daming tumutulong sa mga mahihirap, sapagkat alam nila, ang bunga ng kanilang ginagawang ito, yung tunay at tapat na pagkasakripisyo, ay kagalingan. No? Sapagkat ang bunga ng pagmamahal ay kagalingan, pisikal, emosyonal, at espiritual. Pag ikay nagmahal, ano, yan ang magpapagaling sa iyong brokenness, sa iyong woundedness, at hindi lamang sa iyo, sa iyong kapwa ding iyong natutulungan. No? Yan ang bunga dapat ng iyong pagkasakripisyo ngayon, healing. Ano?
sa iyo, physically, spiritually, mentally. Yan ang bunga. Yan ang pinakamalalim na dahilan kung bakit dapat kang magtiis ng gutom. Kung bakit dapat kang magsakripisyo. Kung bakit dapat kang magkawang gawa. Kung bakit dapat kang magdasal ngayong panahong ito. At yan ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Sa araw na iyon, diringgin ng Diyos ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. No? Yan ang sabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. Ang bunga ng inyong pagdarasal ay naaabot ninyo ang puso ng Diyos. Pag kayo'y nagdarasal na sinasamahan mo ng pagmamahal sa iyong kapwa, naaabot mo ang puso ng Panginoong Diyos. Kaya sa bawat dalangin mo, siya'y tutugon agad. Sa mabuting balita, narito si Jesus. Siya'y tinanong ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga gayon din ng mga Pariseo. Sabi, sila'y nag-aayuno, pero yung mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. Anong sabi ni Jesus? Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang siya mag-aayuno. Ano pong ibig sabihin nito? Kung inyong i-apply sa buhay natin, ano, katulad ng nangyari sa unang pagbasa, no? Pag ang tao, ano, ikaw ay nasa estado ng grasya ng Diyos, no? Ito yung panahong kasakasama mo si Jesus. Yung wala kang kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ay nasa state of grace. Pero kapag ikaw ay pumasok na sa buhay ng demonyo, buhay ng kasalanan, yung panahong iyay, wala ang Diyos sa iyo. Yan yung panahon ng penance at purification mo. No? Diyan ka ngayon papasok. No? Sabihin, wala sa Jesus sa iyo. Kaya mag-aayuno ka. Kaya magtitiis ka. Sapagkat muli mong pababalikin ang biyayang nawala sa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-aayuno, pagdasal at pagsasakripisyo. Kaya itong panahon muli po, kaya nga itong panahong ito, ay panahon na tayo ay nagdadasal. Inilalagay ang ating mga kaluluwa sa estado at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapayatalak na ito. Sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa aking pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain ng pagkapaging dapat na iyong kalugdan ang aming kalooban. At nagdudulot ng kakayanan sa pagitimpi namin sa pamamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinakakamit ng katayuang ganap sa pagkatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na naghisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa hindi po kayong lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo si Apolinario na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga asa sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Namin kami i-adjust sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aping mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod, Diocesan Centers for Reconciliation, at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalwa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong nguna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.